Guys, good day, good day. So live stream tayo again. So ayan, ang ating problem is problem 107. All right, 107. Ano tayo? Onwards. Ano? So, discuss lang natin itong ano, kasunod na problem. Problem ano na tayo? Problem 107. Puntahan natin. Ayan. So, solve for I. So, solve for I. Ano ba yung I na yan? Ano yan? Current, ano? Siyempre. Current yung I na yan. So, paano natin yan susolve? So, in this case, sa problem, problem 107, sabi niya, gamitin daw using, nagbigay siya dito ng theorem, using source transformation method. Ayan. Okay. So, ano ba yung source transformation method? So, ang gawin natin, puntahan natin kung ano ba yung method na yan, ano? So, balik muna tayo dun sa, ano, churi. Yan lang naman dyan sa pagsasolve niyang problems na yan. Okay? So, sige, puntahan natin yung churi niyan. Ano ba yung source transformation method na yan? So, yan. Kapansin nyo, source transformation method, this method simplifies the number of meshes. So, ano ba yung meshes? Ang meshes, yung ano, square-square dyan, na marami, ano? Yung meshes to. Let's say, meron pa ito dito. Wala tayong pansulat. Kumuha tayo ng pulang ballpen. Okay? So, let's say, meron ka pa dito. Yan. Hindi tayo marunong magsulat ng... Tapos, meron ka pa dito isa pang mesh. No? Ituwid lang natin to. So, kailangan nating balikan ng churi. Churi. Ginagamit ba to sa actual? Ano? Parang wala pa akong nagamitan ito sa actual na trabaho. Let's say, meron ka pa resistance dyan. So, ayan yung meshes. Let's say, ito, another mesh. May mesh ka dito. Loop. Ayan. So, ayan yung multiple meshes. So, isinisimplify nung method na to. Ayan. Sisimplify niya itong maraming mesh. Ano? Ayan. So, paano niya ina-apply yung transformation? So, nangyayari, let's say, ang given, ito. Ito yung given sa problem. No? So, para makompress mo, yung certain, ito kasi nakasiris. So, let's say, meron ka ditong, ayan. Meron ka dyan nakaparallel. Meron ka pa ditong nakasiris. No? So, itong RG mo, para maiparallel mo dito, ano? Para maging ganito. I-divide mo lang. Ganun lang ginagawa niya. Ha? Ayun, no? EG over RG. So, kapag ganitong given, yan, nakasiri sa battery, nakasiri sa resistance, so, para maging ano siya, natatransform siya sa current source. So, ayan. Nagiging current na siya. I na yan ngayon. IG na. And then, yung nakasiris na resistance naman is ipinaparallel. Ito yan. So, nagkataon, ito naman yung given. Ibabalik mo naman doon. Ibabalik mo dito. So, ang gagawin mo naman, imumultiply mo naman ngayon. No? Tama ba?
Let's say current ang given, IG. Yan, wala ito. Kumbaga yun naman ngayon, para maging EG yan, siyempre, yung RG, multiply mo dito. Yan. Para maging EG. So, ang gagawin mo, IG multiply sa RG. No? And then, ibabalik mo, isi-series mo ulit yung RG. So, ano lang yan, pabalik-balik. Okay? So, yun lang naman yun. Ito yun, no? Ito, current source. Voltage source to current source. Itong isa, ayan, ganyan yung ginawa ko kanina. Mumultiply, ayan. Okay? So, proceed na tayo sa problem. Kasi, nandun na yung example. Okay? So, balikan natin yung problem. Anong problema nito? Ayan. So, yung current kasi, pinapacompute nandito sa gitna. Although, ay, yan, yan, nasa gitna na yan. So, no? So, ang kailangan natin makompute, makompress itong both side. Itong side na to, tsaka side na to. So, compress natin papunta doon sa gitna para makuha natin yung I na yan. Okay? So, paano ba yan? Paano natin yan i-compress? Okay. Sige, punta na natin yung solution. May solution na to eh. I-discuss na lang natin itong solution. Ching! Nasaan na yung solution? Ching! Ayan. So, okay. Punta natin yung solution na yan. So, ito yung I na hinahanap natin, ano? Ininan na lang natin, redraw. So, ang gagawin natin, i-compress natin itong side na to, tsaka itong side na to, using transformation method. So, anong gagawin? Ayun, naging 6 ampere. Paano naging 6 ampere yan? Siyempre, transform lang naman yan. So, itong 6 na to, naging ano yan? Ito, 24 divide 4. No? Divide 4. And then, itong kabilang side, yung 10 ampere na yan, 20 divide 2. No? And then, mapapansin mo, itong 2 na to, at saka itong 4 na to, inilagay dito. Ipinaralel, ano? Okay? Mapapansin mo, kapag given na itong ganitong circuit, itong circuit number 2 na to, ito kasi yung circuit number 1, initial circuit, so yan yung problem na ano. So, ang ginawa, ipinaralil yung dalawa. So, ngayon, pwede mo nang ipagparalil itong dalawang ito para makompress, ano. At saka, ito, dalawang ito. So, paano ba tayo nagpaparalil ng ano? Paano tayo nagpaparalil ng ano? Ng ganyan. To, ano lang, so, may shortcut tayo dyan, syempre, yung basic na shortcut. Paano? So, let's say, ang makukompute nating parallel resistance combination here is, let's say, RA, ano to? Ay, RA muna, and then this one is RB. No? So, ang RA natin dyan, although may solution na yun dyan sa baba, hindi ko muna i-scroll down. Solve mo lang natin dito. So, syempre, ang shortcut nyan, 4 times 6 all over 4 plus 6. Okay? And then dito sa kabila, yung RB niyan is 8 times 2 all over 8 plus 2. What's the answer? Siyempre, gamit tayo ng calculator. Meron tayong calculator. Mas mabilis dito sa actual kaysa dito sa calculator ko sa ano? Kalkyo ko dito sa desk sa ating ano, yes, may ulo ko. Mas mabilis mag-type dito. So, yung 4 times 6
all over 10 equals to 12 over 5. So, meron tayo ditong 2.4. Ayan o. Kita ba dyan sa camera? Hindi kita eh. Basta 2.4. Ayan. No? So, dun sa pangalawa naman, 16 all over 10. So, you have 1.6 here. 1.6 ohms. So, pwede natin burahin ngayon ito. Ano, maya na. So, ano yung magiging circuit dyan? Ang mga titira na lang dyan. What? So, meron kang 6 ampere. Matitira na lang dyan yung nakaparallel na RA. So, itong dalawang ito makukompress. No? Parang ganito. Pag din-drawing mo yan, meron kang current source. No? Yan. Ganyan ang mangyayari. Then, meron kang current source dito. Ito yung 10 amperes. And then, ito yung 6 amperes. Then, ito yung RA mo. Then, ito yung RB. Then, meron ka natirang 1 ohm. So, dito hinahanap kasi yung tanong. Eh, no? So, ang gagawin mo naman dito ngayon, yung side na to, ililipat mo naman ngayon sa voltage. No? Current to voltage. So, paano yan mangyayari? So, ang mangyayari yan is using the transformation method. Okay? So, punta na natin kung tama yung naging solution natin. Okay, tama naman ito. Ito yung ginawa natin. So, ang gagawin mo, ito, lilipat mo naman ngayon sa voltage. No? Para, so, nilipat yan sa voltage, sabi ko sa'yo, multiply lang yan, ayan. Ohms lang naman yan. 6 times 2.4, ito yon 14.4 volts. And then, 1.6 times 10. So, you have 16 volts. And then, isi-series mo yung dalawang resistance. Ito, tsaka ito. Ibabalik mo sa series, which is ito, tsaka ito. And then, yung 1 ohm mo, ito yan. As is pa rin yan dyan. So, makukompute mo na ngayon yung value ng I. So, using KVL or Kirchhoff's voltage law. So, 16, siyempre, ganito yung flow of current. So, itong unahin mo. Positive yan, oh. So, 16. And then, subtract mo yung dito. Dito kasi voltage drop yan, eh. Yung mga voltage na makukonsume niya mga resistance na yan, mababawas yan dito sa 16. Ano? And then, itong battery mo dito, mababawas din yan kasi ang flow of current mo, counterclockwise, you know? So, yung flow nito, pag ganyan, so, yung susundin nating sign ng battery is yung negative, you know? Kasi parang nag-charge itong 14.4 dito sa 16, you know? So, using basic algebra, simplify natin, 1.6, ito kasi ang naging sagot, 5, you know? Then, 1.6 yung 16 minus 14.4. So, you have 0.32 amperes. So, ayun. Ang nangyari nga is sinimplify nung source transformation itong 3 meshes. And actually, 4 mesh to kanina, di ba? Ayan, 3 mesh pala. Okay. So, na-simplify niya into 2 mesh pa rin, at 3 mesh pa rin, pero current source na, hindi na siya voltage source. Hanggang ma-simplify siya ganito. Okay? Dali lang pala eh. So, itong sumunod, 108 na tayo agad-agad. So, parang same ano rin, ah, same
So, tingnan muna natin yung ano, yung tanong sa 108. Okay? So, nakuha na natin yung tamang sagot dito. So, mag-move forward na tayo. Move forward. So, sana naintindihan nyo kung paano yung source transformation. Ano? Madali lang naman. Although, itong second problem, ano ba to? Solve for B using Maxwell Mesh. Maxwell Mesh? Ito? Parang mas madali ito pag voltage, ha? No? Tingnan natin. Ay, voltage. Source transformation. And ito yung naging sagot natin. Letter A sa 100 problem 107. So in this case, solve for B, which is ito, using Maxwell Mesh method. Oh. Kung gagamitin mo dito source transformation, mas mabilis. No? Yung KBL kasi medyo hahaba pa solution doon eh. Right. So sige, subukan natin yung ano yung tawag doon? Maxwell Mesh. Maxwell Mesh. Hindi, iibay natin ang solution. Gamitin muna natin yung source transformation. Tingnan natin kung makukuha natin yung sagot. Okay. Puntahan natin yung ano, yung isang solution nito. Saglit lang. Nasaan yung Maxwell Mesh? Hanapin ko lang. Hanapin ko lang. Sige. Puntahan natin yung ito. Maxwell Mesh. Ay, Maxwell Mesh. Yung ano, lumipa tayo dito sa pangalawang ano eh. Dito kasi nakapagsulat tayo. So, instead of Maxwell Mesh, mamaya na yan. Medyo mahaba yung solution yan eh. Kasi maglo-loop-loop ka dito. So, ang gawin muna natin is yung kagaya ng solution na ginawa ko doon kanina sa problem, doon sa solution sa problem 107. You know? So, ang gagawin ko, ito, itong current source, i-convert ko sa voltage source. You know? Ito. Yan. Itong dalawang yan. Ko-convert ko yan. Kasi ito, kahit pagbaligtarin mo naman yan eh, yan 6 ampere tsaka 2 ohms, pag i-transpose natin, eh pares lang yan, naka-parallel kasi yan eh. So, gagawin ko dyan, ano ko ngayon yan, gagawin kong current source, voltage source. Gagawin kong ano to, gawin ko munang E2. No? And then this one, ay E1 to pala. E, but E, E2. Let's say E1. No? E1, then sa kabila, E2. No? And then, isi-series natin yung resistance. So, mangyayari dyan, meron kang 6 tsaka 2. So, 6 times 2. So, meron kang 12 volts. And then, sa kabila naman, meron kang 3 tsaka 2. So, 3 times 2. So, you have 6 volts. Okay? So, ang magiging circuit niyan, ganito. So, meron ka dito, since ang current mo is pataas, so, ang nangyayari mo dyan, dito yung negative. Ayan. Then, syempre, isi-series mo yung resistance. Then, series mo. Series. Syempre, pataas din yan. Okay. So, ang nangyayari, naging isang loop na lang, ano? So, meron ka ditong 12. Meron kang 6.
Yan yung resistance mo dito to. Dito to. Dito. 8. Okay. So, paano gagawin natin? Para makuha natin yung voltage across dito sa... Dito. Sa 8. So, gawin natin. Compute natin yung current. KBL. Although, pwede rin ano eh. Voltage divider theorem. So, KBL muna tayo. So, assume natin yung flow of current mo is pataas. So, ito ay negative. Ito ay negative. Ito ay positive. Positive. Tama. So, we have kung negative yan, so negative 12 volts. Okay. Minus siyempre may certain ano ko dito I ano okay so I multiply sa lahat ng resistance total resistance yan eh so you have 8 plus 2 plus 2 12 then siyempre yung current yung 6 volts mo plus equals to 0. So, simplify natin. Ano mangyayari? Parang negative ang magiging ano natin ah. Magiging current natin ah. So, ang mangyayari ay I equals to so, tama. Negative yung magiging current natin. Kasi yung flow of current pala pa ganito. From negative to positive. Ganyan ba? Ganyan natin. So, lipat mo sa kabila. To have what? You have what? 12i is equals to negative 12. So, yung i natin is negative 1 ampere. So, na ibig sabihin ng negative? Ibig sabihin, ang flow of current natin, kaganito. Itong i na to. Ano? Ibig sabihin, baligtad yung assumption natin. So, dapat pa ganun. So, since I mo is 1, so yung voltage mo dito, I think mali. Kung 1 ang ano mo, ang voltage mo dito, 8 times 1. Which is wala sa choices. So, mali yung solution natin. So, ano nangyari? What happened? Mali, mali. Yung voltage natin dapat plus, ano? So, para may makuha tayong tamang sagot. So, ganyan yung mga solution sa ano engineering, ano? Pamali-mali. So, paano natin i-correct yan? Siyempre, pagtingin mo dito, wala sa choices yung ano mo eh. Yung na-solve mo. So, pagka ganyan, ito troubleshoot natin. No? Troubleshooting tayo. Paano ba tino-troubleshoot yan? Siyempre, ha? Saan ba tayo nagkamali ng sign? I think sa voltage tayo nagkamali ng sign. No?
So, dapat yung voltage natin maging 'yung wala sa choices 'yung sagot natin. All right. So, nagtataka ako bakit mali ang ating... Sige, punta natin yung B. Maxwell. So, nakuha nating sagot kanina is, ano? 8? 8 volts. So, nagtataka ako bakit naging 8 volts. So, using... Sige, babalikan natin yung ano mamaya, yung solution natin. In transformation. So, dito kasi, yung Maxwell method, so, loop analysis ang ginawa dito. So, ayan, IA. Okay. So, IA minus IB, which is ito, pag ganun. Ditong IB mo, pag ganun din. So, nag-subtract siya. No? Then, minus itong... Dito kasi yung loop dito sa gitna, no? Itong loop na to. So, IA pababa kasi. So, positive yung current niya. And then... times 2 minus yung IB and then minus din tong IB dito. So times 8 minus din ito. So IB since itong IC mo pa ganon, so magpa-plus sila. Yung IB plus IC. Ito yun. Times 2. So since given na yung IA tsaka yung IC. So, ayan, sinubstitute na lang doon sa given equation. So, ang nakuhang sagot is 4 volts. 4 volts pala. No? Ayan. So, 4 volts yung sagot. Ang sagot natin kanina doon sa kabila, sa solution nating source transformation, is 8 volts. So, bakit? So, ito ang nangyari, ang ginawa, using Maxwell method, Maxwell, nag-formulate ng equation, and then, since may given, is sinubstitute, and then, nag-come up sa current na IB, which is yung current dito. So, then, itinimes yung 8. So, kanina, ang na-compute nating I is 1. So, aha, missing. So, balikan natin. Bakit tayo nag, no? Bakit tayo na, so, tandaan nyo, 4 volt sagot natin. Dito, bakit naging ano? Ah, mali pala yung ano natin. Eh. Mali yung pag-algebra natin dito. Ayan, no? Bakit 12 divide 12 yan? So, tingnan natin. Yung sinasabi ko, eh, tama yung solution. Pero pagdating sa
anong tawag diyan? Pagdating dito sa kabila, sa algebra mali. So, ito kasi, itong i natin, lipat natin sa kabila ng equals. So, meron kang 12i. No? So, equals to, ito pala, negative, tsaka positive. So, matitira mo dyan, negative 6. O, tama. Yung i natin dito is, negative 1 half. So, ibig sabihin ng negative, baligtad lang yung flow of current na assumption natin. No? So, yung flow of current pala niya, no? Ang flow of current niya is paganito. Paganyon. No? Ganun pala yung flow of current niya. Right. So, ang nakuha natin dito na magpo-flow, which is the value of I is 1 half or 0.5. No? So, tama. 0.5 is 4 volts. So, dito ang kinuha natin is absolute value. Kasi yung negative is indication lang siya ng direction ng current. Okay? So, ang sagot, letter A. So, tama pa rin. 4 pa rin yung makuha natin sagot. Ka, ano lang tayo, nagloko lang tayo dito. Kumbaga yung utak natin is nag-malfunction ng konti. Alright, nag-malfunction. Sige, puntahan natin. Letter, ano nakuha natin sagot? Letter A. Okay. So, yung Maxwell, ano to, mesh, KBL, KCL lang naman yan. Oh, ito, problem 109, Nortons. Parang na-discuss ko na dati yung Nortons. Ano? Yung method na Nortons. Ito, parang si Tebenens to eh. Si Tebenens. Si pareng Tebenens at saka si pareng Nortons. So, sa electrical engineering, dapat, ano to, mas maganda memorize mo yung ano nito, kung paano yung approach nito. Hindi pala memorize. Ang tawag dyan? Lagi mo napapractice. Kung mga, pag tingin mo palang sa circuit na to, itong gagamitin kong solution, mas mabilis. No? Pero, in some cases, mas mabilis pa rin yung basic Ohm's law. Ano? Okay? So, sige, 109 na tayo. Si pareng Nortons. Ang tanong dyan, determine the current in the 1 ohm resistor using Norton's theorem. Ano ba yung ano? Ano yung ano ni Norton's? Yung tawag dito. Approach. So yung kay Norton's nag-aano yan? Nag-short circuit current, ano? While si Tebnins naman, nagkakaroon ng open circuit voltage. Ano? Open circuit voltage, tsaka open circuit resistance. Dito naman, short circuit current, tsaka short circuit, ano ba? Open circuit resistance, ano? Sige, tingnan natin kung paano. Okay, punta natin yung solution niyan. Kung paano ba yan sinolve ni pareng Nortons? Ay, sorry. Hindi ko pa pala napiflip yung ating screen. So, punta natin yung solution. Ito na, si pareng Nortons. So, as usual, mayroon ng solution yan. I-discuss lang natin kung paano nangyari. Ito yung sinasabi ko kanina na nag-open circuit at nag-short circuit. So, in this case, kukunin yung open circuit resistance ng circuit. So, paano ba pag nag-open circuit? Ang ginagawa,
para makuha yung open circuit resistance. So ang ginagawa ito, syempre yung short circuit mo to, yung mga voltage, short circuit, open circuit or looking back. So ginagamit yung ginagamit din to sa anong maximum power, ano, maximum power transfer. So ang tinatanong naman dito yung current sa ano, eh, current sa 1 ohm resistor, ano. Pero pwede mo tong ano, eh, pwede mo na tong i-transformation method. Kuha agad natin 'to, eh. Although ang pinapagamit kasi ano, pinapagamit itong Norton's theorem. So comply natin. So ayan, ito naman i-open circuit mo. So ayan nangyari. Ito open circuit. Ito open circuit. Then yung dalawang boltahe, short circuit. So by inspection, siyempre, ang hahanapin mo namang resistance diyan RO lang. So yung RO mo, isa lang naman yung resistance mo. Bakit dito nawala yung 1 ohm? Kasi doon ka naghahanap ng current. Kung saan ka naghahanap ng current, doon ka mag-o-open circuit. So, yung RO mo is 4 ohms. So, ang sabi, short circuit the 1 ohm resistor and solve for the short circuit current. Okay? So, dito ang ginawa, nandito yung 1 ohm, so, short circuit niya. So, para dito hanapin yung I short circuit. No? So, paano ba isolve yung I short circuit? Siyempre, KCL lang naman yan. Ayan. Kirchhoff's current law. Ano ba yung Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law is the summation of current. The current entering is equals to the current leaving. So, meron kang 4 amperes dito, which is ito. Ito kasi yung node mo, eh. So, syempre, yung I mo dito is equals to the I plus dito plus dito. So, I short circuit plus I1. So, ano yung 4? Dito, given. Yung I short circuit, wala pa. So, yung I mo dito sa kabila, 20 minus 12. Bakit? Kasi meron ka dito 20 volts. And then meron ka dito 12 volts. So pinag-minus. Divided by 4. So bakit pinag-minus itong dalawa? Paano ba yung flow of current natin? Ang flow of current natin, pag-anon. Yeah. So, yung 12 volts, yung ganyan, I. So, yung 20 mo, ito, positive. Then, paglabas dito, negative. So, negative 12. Divide mo dito sa 4. Ayan. So, makuha natin yung I short circuit is 2 ampere. So, ito yun, nakaparallel. So, yan yung kaibahan. Kapag Thevenin's theorem, itong circuit, ito, naka-series, you know? Pag Thevenin's equivalent, ganyan ang nangyayari. Meron kang E, ETH, or ano ba yun? E, open circuit. Dito naman, nakaseries yung RO. Ano? And then, nakaseries yung RL. So, Thevenin's to. Yun yung pinagkaiba niya. Ang ginagawa ko pag Thevenin's, series. Pagka Norton's, parallel. Anyway. Kasi dito sa problem na to, pwede rin Thevenin's ang gamitin mo. Any other way, pwede. Kung saan mas mabilis yung solution. So, in this case, kasi hinahanap sa problem, Norton's. So, nakompute na natin yung I, short circuit. I-drawing mo na yung ano, Thevenin's equivalent, Norton's equivalent. Si pareng Norton's. So, ayan, ibalik mo yung RO, na-compute na natin to kanina. Then, i-parallel mo yung load. Then, gamitin mo yung I short circuit. So, in this case,
Anong ginagamit? Ano lang to? Itong ano na to? Yan. Current CDT. CDT lang yan. Current divider theorem. So, mapapansin mo, merong isang kapag current ang hinahanap, so ang itatimes mo dun sa taas, dun sa I dito sa I short circuit is yung resistance na hindi hinahanapan ng current, which is the RO, and divided by ano the sum, ano. So you have two short circuit, then meron kang four na open circuit, then sum nun is 5, so ang makukompute natin is 1.6. So ito ay tinatawag na CDT or current divider theorem. So meron tayong VDT, let's say kay Thevenin's, ano? So kay Thevenin's theorem, magsi-series kasi ang kapag kay Thevenin's. Thevenin's equivalent ang ginamit mo. Then nandito yung load mo. RL. Then ito RO. So EO, ano? So kay Thevenin's kasi voltage naman, ano? While kay Norton's current, ano? Yun yung pinagkaiba niya. So dito sa series mag-a-apply yung VDT. Let's say ang pinapahanap, what is the voltage across in this case kasi, what is the current across the load? So dito kung what is the voltage across the load? So mag-a-apply ngayon yan yung tinatawag na VDT or voltage drop theorem. Ay, voltage divider theorem. So paano nag-a-apply naman yon? So let's say voltage dito. Let's say ang RO mo din dito 4. Ang voltage mo naman na 12 volts. No? And then yung resistance mo sa load is ano ba yung load dito? Let's say 1 ohm din. So, what is the voltage across the load? So, voltage drop na lang yan. Instead na computein mo ba yung current, diretso ka na dun sa VDT. Pwede rin kasi computein mo muna yung current, pag na-compute mo yung I, saka mo i-times dito sa RL. So, yun yung voltage dun. So, kung mabilisan, gamitin mo na yung V at load or VRL is equals to 12 volts multiply dito sa resistance ng load, which is 1, divided by the sum of the resistance, which is 4 plus 1. Okay? So, yan yung BDT. While the CDT is for parallel, ano? So, yan yung dalawang theorem. Another theorem. CDT for parallel circuit. BDT for series. Alright. So, madali lang. So, na-compute natin is 1.6. Balikan natin yung tanong. Letter ano ba yan? Letter A, letter C. Letter C. Alright. Okay. May susunod pa bang problem dito? Baka pwedeng susunod na ano na. Susunod na kabanata na. Oh, shout out tayo dito kay Sir John Dariel. May nag-comment na isa pala. No? Sir John Dariel, inot. Mahirap ba ang electrical engineering, sir? First year pa po ako sa University of Cebu. Sakit ng ulo ko palagi. Ganyan din ako nung first year. Medyo nahirapan din ako. Mahirapan kapag hindi ka nag-ano, hindi ka nag-solve, ano? Ang technique lang naman dyan, solve ka lang ng solve. Bili ka ng aklat na ganito, 101. And then, solve lang ng solve. No? Repetition is the best practice. Repetition. So, kapag lagi mo nang ginagawa, lagi mo nang sinusolve. Although, kailangan mo rin aralin yung mga theorem, no? Hindi pwedeng basta memorize mo lang yung mga formula. No? So, dapat, ano mo din, memorize mo din, ano. Mm-hmm.
sa una lang yan. Ganyan talaga sa engineering, masakit talaga sa ulo. Alright. Kaya mo yan. Madami nang dumaan dyan, hindi lang ikaw. Lahat tayo sumakit ang ulo sa engineering. Although, there are subjects na during the review, saka ko lang masyad naintindihan. No? During college, hindi ko siya masyado na gets. Although, nakapasa naman. Pero pagdating ng review center na, so doon mo na-appreciate. Doon mo mas ma-appreciate yung ano? Tsaka din mo ma-realize. Ang dali lang palang isolve ng ganito. Yun yung kahalagahan pag may mga review center kayo. Pagka magbo-board exam, ano? Tinuturo kasi nila yung the fastest way possible. The easiest possible. Kung paano sinosolve yung problem. Ano? Okay, 110 na tayo. 110. Parang ano to? Ah, ito pala si Parent Tebnens eh. Ano? Parent Tebnens, yung sinasabi ko kanina. Ano ba itong, oh, meron pang sumunod, si Superposition. Sana all, maraming position, super pa. So, sa susunod na vlog na natin yan, isusolve. No, ayan o. Oy, may answer key na. Pwede na isolve lang ito, ito, ito. Ito, problem number 110. Si Parent Tebnens. Sige, isolve muna natin to. Si Parent Tebnens, no? Siyempre, babalikan natin si Parent Tebnens. Paano ba sinosolve si Parent Tebnens? Yung ginawa ko kanina, no? Nag-series ako. Discuss natin. Okay, nasaan ay? Ito, si Parent Tebnens. Problem 110, ano? So, ito yung sinasabi ko kanina. Open circuit, 10 ohm resistance and solve for open circuit voltage at these terminals. Okay? So, ano ba yung tinatanong? Balikan natin yung tanong. Determine the current in 10 ohm resistance. Dito. You know. Pwede dito yung ano, source transformation na lang eh. Mas mabilis ano. Pero ang pinapagamit kasi si Parent Tebnens. So, gamitin natin. Okay. So, we have sa Tebnens, sabi ko kanina, yung pinapakompute dito is ano? Open circuit. Para mag-arrive ka dun sa ano? So, ang ginagawa dito is open circuit mo muna yung hinahanapan ng ano? Hanap. Dito kasi naghahanap ng ano eh, pinapahanap yung current dito. So tatagkalin mo muna yan temporarily and then ibabalik mo siya kapag nabubuo ka na ng Tebnens equivalent circuit. So in this case, tinanggal natin temporary. So meron ka ditong natirang ano? 5 ohms. So yan. So kung tinanggal mo yung load dyan, syempre hanapin mo yung yung sinasabi ko kanina na i-open circuit. So, yung voltage across dyan. Open circuit voltage. Yung kasi nag-open circuit. Eh. So, syempre, basic ano lang naman yan, KVL.
Kirchhoff's voltage law again. So, paano siya? Ganito. Using the loop as shown. Ayan. So, syempre, may voltage ka dito. Ayan. Positive yan. Syempre, pag ganito yung current natin. No? So, next is what? Ito. Minus ano to? 0.1V1. Ah, yung current dito. Ayan. 0.1V1 multiply sa 5. Then, minus minus 10, which is ito, pag ganito kasi yung loop mo. Okay, KBL using loop as shown. So may mga problem dito, medyo limot na rin natin, pero habang binabasa natin, ina-analyze natin yung solution, eh nare-recall naman natin ano. So, yun yung kahalagahan kapag nagre-review. Kapag nalimutan mo, pero pag nabasa mo ulit, tapos, ay, nag, ano, na-recall mo, ay, ganun pala yung ginawa. Ano? So, yun yung kahalagahan pag nagre-review. Pag alam mo, no, yun yung pinagkaiba ng pag alam mo yung solution, kumpara dun sa, ano lang, nakita mo lang. So, in this case, nag-loop dito. So, meron kang B1. Yung voltage dito. Minus yung current dito. Minus 10. No? Although, mababawasan pa dapat siya ng current dito. May certain I ka pa dyan. 0.1 B1. No? Bakit hindi niya i-minus? Kasi dito lang siya nag-loop. Ganun ba? Itong 10, ito yan. So, itong 0.1 times 0.1 times 5 ohms. Teka, teka, teka. Parang may mali. Dalawa kasi yung resistance mo. Meron kang 5 dito, at saka meron kang 5 dito. So, bakit isang 5 lang yung minus? Apply KBL using loop as shown. Something fishy. Okay. So, ibig sabihin dito lang nag-loop, ganun? Yan. Using the loop as shown. Yan, dito lang nag-loop. Ano yung voltage mo across dito? Hindi naman B1 yun ah. B1 ba? Eh, may voltage drop ka pa dito sa 5 ohms. Siyempre, meron kang current dito. Ito kasi current source na to eh. 0.1 na BIR.
Okay. So, B1, sinubtra ka nung ano dito? Sinubtra ka nung current, anong voltage drop across here? So, meron kang meron kang B1 minus 0.5 B1 minus 10. So, na-compute na B1 is 20 volts. 20 volts yung across dito. Okay. So, in this case kasi, gaano nangyari? Nandito yung B1 mo. No? Yan. Anyway, sige. Tingnan natin, isolve natin siya ng ibang approach mamaya. Kung ganyan din makukuha nating sagot. So you have 20 volts. Kuha nating open circuit voltage. Short circuit the 10 ohms 10 ohm resistor and solve for the short circuit current. May short circuit current pa. So, ang ginawa, short circuit yung 10 ohms which is the load. No? And then the voltage control current source as shown will be deliver will be zero current since B1 is zero. So zero yung voltage mo dito kasi short circuit mo nga yung resistance, so magsisiro din daw to, no? Kasi 0.1 B1 yan eh. Okay, so which is yan yung note. Yan. Pinahirapan pa tayo lalo nitong Tevenis na to, halip na padalain yung buhay natin, ano? Ganyan pala si Thevenin's. May time na pinapahirapan pa tayo. Okay. So, ayan. Apply KVL using the loop as shown. Ganito yung ginawa niyang loop. So, 10. Meron kong 10 volts dito. 10 minus I short circuit. O, dito naman ngayon, naging 5 plus 5. Bakit? Kasi ito, 5 plus 5. So, naging isang circuit na lang kasi ito. So, ang short circuit current mo is 1 ampere. And then, syempre, kukunin mo yung anong kukunin mo? RO. Na-compute na to kanina. Hindi pa ba? Ah, EO pala yun. So, compute natin yung RO. EO, which is yung na-compute kanina ng 20 volts. Then, itong 1. So, you have 20 ohms. And then, ito na yung equivalent circuit ng, ano, equivalent circuit ng Thevenin's. So, naka-series, ano? So, you have EO, which is 20. Then you have RO, which is 20 din. Then yung current mo is 1 ampere. So basic basic Ohm's law series circuit. So ayan. 20 divide 30. So you have 0.667 amperes. Pag binalikan natin, letter, ano, D. Okay. So,
Yan si paring Tebenings. So, okay, hanggang dito na lang muna. Sunod nating problem is problem 111 onwards. Alright. Babush.